Good evening to each and every one of you, and welcome to the third night of our Sambang Gabi. We'll start off with tonight's quote about God's love. Ephesians chapter 2 verses 4 to 5, "But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we're dead in transgressions. It is by grace you have been saved." Now, let's continue to the song inspirations created by our worship team. Nakakatuwa po sa ating Diyos sapagkat tayo po ay muli magsasama-sama para sa online Sambang Gabi. Kaya naman, patuloy po natin siya pabulihan. Pasalamatan, sabi nga po sa araw po natin po sa 7-1, huwag kayo sarap, umawit at magpuri sa ating Diyos at magpuri po sa Kanya ay tuloy po nakalugod. Kaya po, sama-sama po natin siya purihin. Pasalamatan, awitan sa oras po nito. Hallelujah! Hallelujah.
Diyos, sapagkat tunay po ang pag-ibig mo, ang pagmamahal mo, ang paggabay sa amin ay hindi po nalilitaan. At sa oras po nito, Lord, marami pong nakakapanood, marami nakakalit sa Panginoon. Ang dalaan nito sa oras po nito, harapan po ang mga pinagdadaanan at mga tanda pang mga nalilitaan habang sila po Panginoon ay nandoon. Habang sila po Panginoon ay nakatumahay sa pag-alaan po na ang Panginoon kapangalanan. Lord, ipanalangin sa kanila sa oras nito na hindi po sila nag-iisa at hindi po sila pababayaan Panginoon. Samahan po kami, Lord, na habang kami po ay natutuloy ang pagpapasunan ng Panginoon ay patuloy mo po sa pag-iisa ng tao na may pinagpunan na pag-uubay mo ang nais mo. Ang Panginoon ay hindi mo, hinahal mo, tinubos mo kami sa nag-iisay ang iyong pagmamahal sa amin. Lord, maraming salamat po sa oras mo nito. Siya po natin ay nakatiwala ng lahat, O God, at siya po natin nabalik ng lahat ng papuri, pagbalatian, at kalangalan sa pangalan po ng aming Panginoon. Salamat sa inyo mga sa Panginoon, sa mga ginawa ng Panginoon sa akin.
magpala ka sa akin. Gawa ko po araw-araw yung magpala ka sa akin. Salamat po sa Panginoon. Salamat din po sa mga nag-pray kay Brother Jerry nung siya po ay pangalawa pong stroke niya, pero napakabuti ng Panginoon sa amin dahil siya po yung nag-provide po lahat ng aming mga pangailangan. Sa mga support niyo po sa kayo Jerry po nung siya ay nasa ospital hanggang ngayon po, maraming salamat po sa Julius family. At alam po ko na ang Panginoon po ang patuloy na nagbibigay sa amin ng strength, ng provisions, at lahat po ay sa sarili po namin ay hindi po namin magagawa kung wala po ang tulong ng Panginoon at ang mga miyembro rin po ng Joseph. At kaya, magpuri po salamat sa Panginoon. To God be all the glory sa lahat po na nangyari sa amin. At advance Merry Christmas po and Happy New Year sa inyo lahat. God bless po. Thank you. Ginagawa ko na ulit yung mga exercises na ginagawa ko yun. Maraming salamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Merry Christmas po. Thank you po. God bless po everyone. Thank you.
mong tanga. Ganda ng araw sa umaga at sa gabi may lingin ng mga tala. Lahat ng to'y iyong ginawa, lahat ng to'y iyong nilikang parang wala. Dati kumitigil at tulad ko rin, dati papipigil, ito ay dahil nalaman ko. Masaya, maglingkod sa iyo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa mga sandaling ito, sa pagkakataon na ipinagkaloob mo sa amin para alalahanin ang iyong dakilang pagmamahal, para alalahanin ang ginawa ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Dakilang Diyos, ang aking dalangin, mangusap ka sa bawat taong makikinig ng iyong salita at papasukin ka nila sa kanilang mga puso, maranasan nila ang iyong dakilang pagmamahal. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang panahon ng aming pag-aaral ng iyong salita. Sa iyo lamang ang papuri at kaluwalhatian. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. You are loved. Napakagandang mga salita. Pagka po sinabi sa atin that we are loved, ang mga bagay na pumapasok sa isip natin ay napakahalaga natin kasi merong nagmamahal sa atin. Pag sinabing you are loved, kasama doon yung damdami ng kagalakan, nagkakaroon ka ng security, nagkakaroon ka ng assurance, nagkakaroon ka ng self-confidence at nagkakaroon ng halaga ang iyong pagkatao.
Pero ang lahat po kaya ng tao ay nakakarinig ng ganitong mga salita, that you are loved. Hayaan yung simulan ko ang aking ibabahagi sa gabing ito sa pamamagitan ng isang kwento. Ito po ay isang tunay na pangyayari na napanood ko po sa isang charity vlog. Ito pong charity vlog na to, ang ginagawa po nila, sila ay pumupunta sa iba't ibang lugar, sa mga probinsya, at naghahanap sila ng mga tao na nasa bangketa, doon natutulog, naghahalungkat ng pagkain sa mga basurahan. Yan po ang mga hinahanap nila. Gusto nilang matulungan. Merong isang kabataang lalaki na natagpuan nila na nasa bangketa, marumi, payat, mukhang hindi pa kumakain. Ang ginawa nila ay hinikayat nila na sumama sa kanila yung kabataan yon para dalhin sa kanilang shelter. Lumayag naman yung kabataan dahil sinabi sa kanya na siya ay bibigyan ng pagkain, bibigyan ng tirahan. Ngayon, nung in-interview siya, tinanong siya ng mga vloggers kung bakit nasa bangketa siya. Bakit siya palaboy-laboy? Sa kalye, wala ba siyang bahay? Wala ba siyang mauuwian? Ang sabi ng kabataan, sabi niya ganun, meron kaming bahay, pero umalis ako sa bahay namin, lumayas ako. Kasi mula pa sa aking pagkabata, nakaranas na ako ng kalupitan ng aking tatay. Sa konting pagkakamali, binubugbog niya ako. Maliit pa akong bata, naranasan ko na ito. And there was a time na nung 7 taong gulang daw siya, ikinulong siya ng tatay niya sa kulungan ng manok. Ang masama pa nito, pag galit na galit yung tatay niya sa kanya, yung nanay niya ay nakikisali rin sa galit. Nakikigalit din doon sa kanyang tatay. So dalawa na, parang yung magulang niya, galit na galit sa kanya at siya ay sinasaktan. Then nung lumaki-laki na siya, maging teenager na siya, hindi na niya marahil mapiis yung kalupitan na dinaranas niya sa kanyang mga magulang, ay nagpasiya siya na lumayas na lang, umalis na lang sa kanilang bahay. At yun nga, doon nagsimula na siya ay palaboy-laboy na sa kung saan-saan. Hanggang sa natagpuan nga siya nitong mga vloggers na to. Ngayon, sabi niya, hindi na ako uuwi sa amin. Kasi wala namang nagmamahal sa akin. Hindi ako mahalaga sa kanila. Kaya ako ganun ang tratong binibigay sa akin. Ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, na pumasok ba sa ating isip na merong nagmamahal sa atin? O nananatili sa ating isip na wala namang nagmamahal? Hindi ba nababalitaan natin ang daming mga tao na nawawala ng bait, nagpapakamatay? Ang isa sa mga dahilan nun ay hindi nila nararamdaman na sila ay mahalaga, hindi nila nararamdaman na may nagmamahal sa kanila. Tingnan natin ang kalagayan ng tao noon. Sabi sa Roma 3:23, ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang sabi sa talata, lahat daw ay nagkasala. So, ibig sabihin, walang exception. Ano man ang kalagayan mo sa buhay, mayaman ka man o mahirap, may pinag-aralan o wala, matanda o bata. Ang sabi ng talata, lahat ay nagkasala. Doon sa kalagayang yun, maiisip pa ba natin na merong magmamahal sa atin? At ang karugtong ng talata, dahil ang lahat ay nagkasala,
Magiging kalagayan niya ay mapaparusahan siya, no? Dahil ang sabi doon sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya kung ikaw ay nagkasala, paparusahan ka. Hindi ka nakaabot doon sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ikaw ay paparusahan. Ngayon, doon nga sa binasa natin, doon sa Romans 6:23, doon sa binasa ko rather, ang sabi doon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Nasaan ang pag-ibig doon, di ba? Nagkasala ka, masama kang tao. Dapat ka lang parusahan. Pero nasaan ang pag-ibig doon? No? Paano papasok doon yung salitang, mga salitang, you are loved? Kasi ang kapurusahan ng kasalanan, kamatayan eh. Lahat ng mga kasalanan, lahat ng tao, paparusahan, mamamatay. At yung kamatayan na yun, hindi lamang kamatayan ng ang physical na katawan, kundi kamatayan ng ating espiritu doon sa dagat-dagatang apoy. Yun ang parusa. Pero hindi doon natatapos ang verse. May karugtong yun eh. Ang sabi, datapwat ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Buhay ang ibibigay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. At diyan pumapasok ang salitang pagmamahal o pag-ibig. Kaya balikan natin ulit yung talata. Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. You are loved. May nagmamahal sa iyo. Makikita natin sa Juan 3:16, ito ang ating talata sa gabing ito. Sinasabi sa Juan 6, Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong nanak, na ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang talatang ito ay nagpapahayag ng puso at layunin ng Diyos sa lahat ng tao. Kung kanina nabanggit natin na sinasabi sa Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala, dito naman ang sinasabi, ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ito ay ibinibigay para sa lahat ng tao. Para sa lahat ng tao to, no? Itong pag-ibig ng Diyos. Ngayon, isa-isahin natin yung mga mahalagang salita doon sa talata ng Juan 3:16. Una, ang pag-ibig ng Diyos. Sabi ganun, no? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay sobrang lawak. Napakalawak na sapat-sapat na yakapin ang lahat ng tao. Tandaan po ninyo yan, ang pag-ibig ng Diyos ay napakalawak at higit pa sa sapat para yakapin ang lahat ng mga tao. Doon sa 1 Timoteo 2:4, ang sabi doon na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga karoon ng mga kaalam ng katotohanan. So, yun ang kalooban ng Diyos, no? Tao ay mga ligtas at malaman nila kung ano yung katotohanan.
anong katotohanan? Katotohanan patungkol sa pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. At sumunod doon, ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Okay? Tandaan po natin yun. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Para kanino? Para saan? Para sa ating mga kasalanan. Kasi ganong kalaki ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi para lamang sa ilang tao. Hindi lamang para sa mayayaman. Hindi lamang sa sinasabing mga mabuti o mabait na tao. Para sa lahat. Ano man ang kalagayan ng tao, ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. No, ayaw niya kasing mapahamak ang tao . Gusto ng tao, ng Diyos na malaman ng tao yung katotohanan patungkol sa kanyang pag-ibig. Kaya ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para sa ating mga kasalanan. Kabayaran na nagpapatunay ng pagmamahal ng Diyos. Ito ay galing sa puso ng Diyos. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak. At ito naman ay hindi isang bagay na ipinagpilitan sa kanya, no? Hindi ipinagpilitan to sa Panginoong Jesus. Sabi nga sa Romans 8:32, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Isipin po natin, itong ibinigay ng Diyos. Kaya nga ang sabi, ibinigay . Yung bang ibinibigay, binabayaran? Hindi po ba? Kaya ito, nung ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa ating kasalanan, walang bayad yun. Libre po yun. Para sa lahat yun. Ngayon, ang sabi po sa mga susunod na mga talata, ang mga mananampalataya ay may tatlong pangunahing elemento. Una, ang tiyak na si Jesus ay bugtong na anak ng Diyos at tanging tagapagligtas ng mga taong makasalanan. Okay? Yun ang unang elemento ng mga mananampalataya. Si Jesus ay bugtong na anak ng Diyos na siyang tanging tagapagligtas ng mga taong makasalanan. Wala nang ibang makakapagligtas sa mga tao, kundi ang Panginoong Jesus lamang. Gaya na sinasabi sa John 14:6, sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ang sino man ay hindi makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Yung talatang iyon ay nangangahulugan na siyang tangi. Siya ang tangi lamang na tagapagligtas dahil siya lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Tanging daan patungo sa kaharian ng Diyos. Ang pangalawang elemento, yung pagpapasakop ng ating sarili at pagsunod sa ating Panginoong Jesus. Ito po ay para sa mga mananampalataya. Kasi ang sabi, ang sino mang sa kanya'y sumampalataya. So, ito po ang elemento ng mga mananampalataya. Una ay tiyak na ang Panginoong Jesus, ang bugtong na anak ng Diyos, na siyang tanging tagapagligtas. Pangalawa, pinapasakop natin ang ating sarili at sinusunod natin ang ating Panginoong Jesus. At ang pangatlo ay tayo ay lubos-lubos na nagtitiwala sa Panginoong Jesus na siya ang may kakayanan para dalhin ang lahat ng ating mga kasalanan. Okay, maliwanag po iyon, ano? Nagtitiwala tayo ng lubos na tangi ang Panginoong Jesus lamang ang may kakayanan para tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan. At handa tayong dalhin hanggang doon sa kalubusan ng ating kaligtasan
sa piling ng Diyos na nasa langit. Yung pang-apat na salita na bibigyan nating pansin, ito ay yung salitang mapahamak. Diba? Ay huwag mapahamak. Sa English to ay perish. Madalas pagdating dito sa part na to ay parang hindi na napapansin. Nakakalimutan na tong salitang ito. Itong kapahamakan na to, gaya ng nabanggit ko po kanina, ay hindi tungkol sa physical na katawan ng tao. Yung mamamatay ang tao, tapos yung kanyang physical na katawan later on ay mabubulok. Ito yung kamatayan, dito tayo ililigtas ng Panginoong Jesus. Doon sa kamatayan, doon sa isang kakilakilabot na katotohanan ng walang hanggang kaparusahan. Yung parusang yun, yung kamatayan na yun, walang hanggan yun eh. Walang hanggan, walang katapusan yun. At iyon ay parusa doon sa dagat-dagatang apoy, sa impyerno. Sa Matthew 10:8, sinasabi, at huwag kayong mga takot sa mga pumapatay ng katawan. Dapat hindi nangakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkos ang katatakutan ninyo ay yaong makakapuksa sa kaluluwa at katawan sa impyerno. So ito pala ang parusa. Ito pala yung kapahamakan. Dito tayo inaalis ng Diyos. Kaya niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak para hindi tayo maparusahan ng parusang kamatayan ng ating spiritual na katawan, no? Doon sa impyerno. Sipin ninyo, ano bang idea natin ng impyerno? Hindi ba isang lugar na napakainit? Eh yun nga lang, konting napaso tayo sa kalan. Napakasakit na, di ba? Natilamsikan tayo ng mainit na mantika. Napakasakit na. Pero itong kaparusahan na to, sa impyerno to gagawin. At doon ilalagay ang mga makasalanan habang buhay, magpakailanman, walang katapusan. Pero, again, hindi doon natatapos. Ipinahayag na patuloy ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Sa susunod na mga salita na bibigyan natin ng pansin, buhay na walang hanggan na inihahandog ng Diyos. Pinagkakaloob sa atin nung tayo ay ipanganak na muli. Ganun din itong handog ng Diyos na pinagkaloob sa atin, ito ay walang hanggan din, no? Wala rin itong katapusan. Ito yung uri ng buhay na may kabanalan, yung uri ng buhay na pinalaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan at ni Satanas. At inalis tayo sa makamundong buhay para makilala natin ng lubos ang ating Diyos. Sa John 17:8 sinasabi, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makikilala nila na iisang Diyos at tunay at siyang inyong sinugo sa makatwid bagay si Jesucristo. Dito sa talatang ito na nabanggit sa 1:3-16, ulitin ko po. Babanggitin ko po muli yung talata, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.
kaibigan, para sa iyo ang talatang ito. Kung hindi ka nakakatiyak sa sarili mo na may nagmamahal sa iyo, itong talatang to ang magbibigay sa iyo ng katiyakan na may nagmamahal sa iyo. Dahil ang talatang ito ay para sa lahat ng tao. Walang pinipili. Ngayon, maaaring hindi natin alam kung kailan talaga ipinanganak ang Panginoong Jesus, ano? Kasi sabi doon sa John 3:16 na isinugo niya ang kanyang bugtong na anak. Isipin natin, isinugo, paano? Paano? Basta na lamang bang lumitaw ang Panginoong Jesus? Hindi, di ba? Kaya tayo ay merong ipinagdiriwang na araw ng Kapaskuhan. Although hindi natin talaga alam kung kailan talaga yung kaarawan ng ating Panginoong Jesus, kung kailan talaga siya ipinanganak. Hindi natin alam. Pero ang mahalagang alam natin ay merong isang Jesus na ipinanganak sa pamamagitan ng isang babaeng birhen. No? Doon pa lang sa pagpapaanak sa Panginoong Jesus, nandun na yung kanyang kaibahan. Makikita na natin na iba ang Panginoong Jesus, na siya ay hindi binhi ng tao, kundi si Maria ay ginamit lamang. Napili siya dahil sa kanyang mga katangian. Siya ay banal, may takot sa Diyos, may pagmamahal sa Diyos. Pinili siya para siyang magluwal sa ating Panginoong Jesus. Kaya ayun, ipinagdiriwang natin yun, yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Kasi doon nagsisimula na ipakita o patunayan ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa lahat ng tao. Ngayon, isipin natin, pag araw ng Pasko, nagbibigayan tayo ng mga regalo. No? Kasi dito nag-originate yun yung pagbibigay ng Diyos sa kanyang bugtong na anak. Ang Panginoong Jesus, ibinigay ng Diyos parang regalo sa tao. No? Isang napakahalagang regalo. Imagine itong regalong to ng Diyos. Pumapaloob ang pagmamahal doon. No? Kumbaga yung kanyang regalo, balot na balot ng pagmamahal ng Diyos. Ibinibigay niya para sa ating lahat. Ngayon, halimbawa, kung tayo ay binibigyan ng regalo na mahalaga, nasa sa atin pa rin yun, di ba? Kung tatanggapin natin o hindi yung regalong ibinibigay sa atin. Isang mahalagang regalo. Ngayon, kung tinanggihan mo ang isang mahalagang regalo, sino ang nawalan? Yung bang nagbigay? Hindi, di ba? Yung tumanggi ang nawalan, hindi yung nagbigay. At itong regalong to, para sa lahat. Para sa lahat ng tao. Ito ino-offer niya sa bawat isa sa atin. At ito ang tanda ng kanyang pagmamahal. Para sa lahat, tandaan ninyo, para sa lahat ang pagmamahal. O rather, ang regalo ng Diyos. Di ba napakabuti ng Diyos? Ngayon, sabihin natin, paano ko bang matatanggap yung regalo niya ng Diyos? Paano ko ba tatanggapin si Jesus na anak ng Diyos na isinugo bilang handog para sa atin? Una, madali lamang to pa, mga kaibigan. Hindi mahirap natanggapin itong inihahandog ng Diyos sa atin. Hindi mahirap tanggapin ang Panginoong Jesus. Tandaan po ninyo, yung gift na yon, yung regalong yon, ay kaligtasan ng ating kaluluwa
mula sa kapahamakan. Dahil mahal tayo ng Diyos eh. Because we are loved. You are loved. I am loved. We are all loved by God. Tingnan muna natin kung ano ba yung pagmamahal ng tao. Ikumpara lang natin ng kaonte. Minsan tayo, may mga tao, no, na nadedesperado kapag nalaman niya na hindi na siya mahal, no? Kasi unang-una, tandaan natin ito, ang pagmamahal ng tao ay hindi permanente. May maaaring magkaroon ng pangyayari na yung pagmamahal na yun ay mawala. No? Hindi walang hanggan ang pagmamahal ng tao. Mawawala yan, matatapos yan, hindi maaaring asahan. Wherein itong pagmamahal ng Diyos, panghabang buhay, pang walang hanggan, pang walang katapusan. Paano ito mapapasa atin? Naisin natin na mapasa atin ito. Una, napakadali lamang. Sa sobrang dali. Pero gusto ko sabihin sa inyo, itong ibinibigay na regalo sa atin ng Diyos, although ito ay libre, hindi ito mura. No? Bakit? Libre kasi ibinibigay ng kusang loob. Hindi pinababayaran sa atin. Hindi sinabing, sige, ibinibigay ko itong napakahalagang regalo ko sa iyo. Pero ganito muna ang gawin mo. Kailangan mahirapan ka muna bago mo ito makuha. Walang ganong condition eh. No? Ang condition ng Diyos, ganito lang. So easy. Na walang kahirap-hirap. Pero napakahalaga, tandaan natin ha, tandaan ninyo, itong regalo ng Diyos ay libre, pero hindi ito mura. Malalaman natin yan later on, bakit ganun? Una, para ito mapa sa iyo, Sister Dolly, kanina ka pa sabi ng sabi dyan na mahalagang regalo, inaasahan ko na alam na ninyo, may idea na kayo kung ano to regalo na to kasi sa simula pa lang ng talata na John 3:16 sapagkat ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, pinakamahalaga sa kanya, bugtong na anak. Ito ang pinakamahalaga regalo, ito yung mahalaga regalo na sinasabi sa inyo, yung bugtong na anak ng Diyos na namatay doon sa krus para sa ating mga kasalanan. Para imbis na tayo ang parusahan mamatay doon sa walang hanggang kamatayan, inako niya doon sa krus. Pinako siya sa krus. Kaya iyon, tanggapin natin yung ginawa ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Pinarusahan siya, pero wala siyang kasalanan. No? Kung ma-imagine natin yung hirap na pinagdanasan ng ating Panginoong Jesus bago siya ipinako. Hindi naman siya agad-agad ipinako sa krus, no? May pinagdaanan siyang matinding hirap bago siya ipinako. Para sa ating lahat yun. Kasi tayo ang dapat dun eh. Tayo ang dapat parusahan. Kasi tayo ang may kasalanan. Pero ang Panginoong Jesus walang kasalanan. Pero ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Kahit ano gawin natin, hindi natin kaya iligtas ang ating sarili. Pero ang Panginoong Jesus, ibinigay ang buhay niya para sa atin. Ito ang kailangan mong tanggapin. Tanggapin mo to, itong handog na to ng Panginoong Jesus. Yung kanyang buhay, namatay siya para sa iyo. Tanggapin mo yon na namatay ang Panginoong Jesus dahil sa aking mga kasalanan na ako ay iniligtas niya mula sa kapahamakan na naghihintay sa akin. Kaya, ang sabi sa Hebreo, ang ibig sabihin nun, pag tinanggap natin ang Panginoong Jesus, una-una, kailangan, nagsisisi tayo doon sa kasalanan na gawa natin. Kasi yung kasalanan nga dinala ng Panginoong Jesus doon sa krus, yung kasalanan na yon na tayo ang gumawa, pagsisihan natin yun. No? Pagsisihan natin,
na pag sinabing pagsisihan, hindi na natin yung gagawin. I-confess ninyo ang inyong kasalanan sa Panginoong Yesus. Kasi sabi sa 1 John 1:8, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. So, kailangan humingi muna tayo ng tawad sa Panginoon na mayroong katapatan sa ating puso. Then after that, i-confess natin na tayo ay nagtitiwala, naniniwala na ang Panginoong Jesus ay napako sa krus dahil sa ating kasalanan. At pa after that, pagka natanggap mo na ang Panginoong Jesus bilang sarili mong tagapagligtas, ikaw ay may bagong buhay na. May bagong buhay ka na. Bagong nilalang ka na sa paningin ng Diyos. Yung mga kasalanan mo, malinis ka na, pinatawad ng lahat yun sa iyo ng Panginoon. Inerase na niya lahat ng mga kasalanan mo. Hindi na niya aalalahanin pa. Kaya ikaw ay bagong nilalang na sa harap ng Diyos. Imagine, hindi ka lamang iniligtas sa tiyak na kamatayan ng iyong kaluluwa. Binigyan ka pa ng bagong pagkatao, bagong buhay. Para masimulan mo yung dapat mong simulan na bagong buhay kasama ang Diyos, kasama ang Panginoon. Basahin natin ang sinasabi sa 2 Corinto 5:17, ganito ang sinasabi, kaya't ang sino man na nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na, narito, sila'y pawang naging mga bago. Kaya kaibigan, walang dahilan para isipin mo na walang nagmamahal sa iyo. You are loved. Diba? Binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak dahil sa kanyang pagmamahal. Pagmamahal ng tao, minsan talaga nawawala yung pagmamahal, diba? Pero hindi natin dapat ikalungkot yun. Ang mahalaga, kahit hindi tayo mahal ng tao na iniisip natin na nagmamahal sa atin, mahal tayo ng Diyos. Hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Remember this, ang pag-ibig ng Diyos, the love of God, is unconditional, unfailing, and forever. Diba? Mapalad tayo. Mapalad ka, kaibigan. Dahil mahal ka ng Diyos. Ngayon, doon sa pagmamahal ng Diyos, sabi, mahal ng Diyos, ano ang karugtong nun? Pag tinanggap mo ang Panginoong Jesus na sarili mong tagapagligtas, ikaw ay bagong nilalang na. At meron pang kasunod yun eh. Sa John 1:12, sinasabi doon, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Dito, not only you are loved, hindi ka lang minahal ng Diyos, hindi ka lang minamahal niya ng pagmamahal na walang hanggan, walang katulad. Inari ka pa niya bilang anak, no? Inari ibig sabihin, parang inadapt na tayo, yung inampon, no? Kaya ngayon, kung ganyan ang gagawin mo, kaibigan, kung tatanggapin mo si Jesus bilang sarili mong tagapagligtas, hindi ka lang minahal ng Diyos. Hindi ka lang niya minamahal. Kundi binibigyan ka pa niya ng karapatan na maging anak niya. Isipin ninyo, anak ng Diyos, karapatan
na maging anak ng Diyos. Sino ang hindi magmamahal sa iyo kung ikaw ay anak ng Diyos? Nakakatiyak ka na na may nagmamahal sa iyo. Nakakatiyak ka na na you are loved. At dahil dito, magkakaroon ka ng kapanatagan, kapayapaan, pribilehiyo na makalapit sa Diyos, na makakatiyak ka na hindi ka pababayaan, makakatiyak ka na mayroon kang protection, na iingatan ka ng Diyos, na ipagkakaloob niya lahat ng pangangailangan dahil inari ka na bilang isang anak ng Diyos at ikaw ay minamahal ng Diyos. Friends, you are loved. Bear this in mind. Kung ang tao walang nagmamahal sa iyo, hayaan mo na ang mahalaga. Mahal ka ng Diyos at hindi ka niya pababayaan. Ang biyaya niya ay ipagkakaloob niya sa iyo sa lahat ng aspeto ng buhay. Kaya huwag ka na mag-atubili, kaibigan. You are loved. You are loved by God. Dito ay tinatapos ko ang aking maikling mensahe. Manalangin tayo. Nagpapasalamat po kami dakilang Diyos sa iyong mga salita. Salamat sa katotohanan na ipinagkaloob mo sa amin ang pinakamahalaga sa iyo. Yun ay ang iyong bugtong na anak na Panginoong Jesus. At kami nakakatiyak ng iyong pagmamahal. Maraming salamat, Panginoon. Hindi man kami mahalin ng tao, ang mahalaga, mahal mo kami. At ang kabutihan namin, ang ninanais mo sa tuwina. Kaya maraming salamat. Nawa, Panginoon, mangusap ka sa mga tao na nag-iisip na walang nagmamahal sa kanila. Dahil merong nagmamahal sa kanila. At ikaw yon, Panginoon. Kaya maraming salamat po sa iyo. Sa iyo lamang ang papuri at kaluwalhatian. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.